Morning guys. Ay, afternoon na pala, no? May share sana ako sa inyo. May kasama tayo dito, yan. Mekaniko natin, no? May share ako sa inyo tungkol sa marami kasi nagtatanong nito, lalo yung mga nagkakabit ng mini driving light eh. At paano ba yung pagkakabit ng contact relay, kung tawagin natin, no? Contact relay, paano ba ang function nito? Marami pa kasing nalilito dito actually, kaya share ko to sa pinakamadali, kakamain ko na lang. So, ito, papakita ko sa inyo. Yan ang contact relay. Yan, nakikita niya. Yan, nakikita niya. Actually, may diagram na yan eh. Focus ko lang ah. Yan. Hindi ko, sensya na kayo, pangat cellphone ko eh. Basta ito. Ito, papakita ko sa inyo to. Yan. Ito yung terminal, limang terminal. Actually, dinidisregard ko na tong gitna. Hindi ko na to ginagamit eh. Ang ginagamit ko na lang yung 85, 86, tsaka itong positive line natin, no? Yung pass through ng ano, pagka once na nag-contact na yung mismong contact relay. So paano ba ang wiring diagram nito? Nakikita nyo to, ito, itong dalawang to, yung nasa gilid na yan, dalawa na yan ha. Diyan nyo ikakabit, halimbawa man yung switch nyo, dito yung positive, dito yung negative, yan, dito yung positive, dito yung negative, or dito yung positive, dito negative, baliktaran naman yan, wala namang ganong problema yan. Once na nailagay nyo na dyan at nabigyan nyo ng supply, no, magkukontak yan itong dalawa dito, yan, magkukontak yan. Siyensya na kayo at pangit talaga ng camera natin. Yeah, magkukontak yung dalawang yan. Pag, basta kapag ka nabukas, nabuha, nalagyan nyo ng supply to, itong dalawang to, ng positive at negative, magkukontak yan. Makakapasok na ngayon, makakadaan na ngayon dito yung positive, yan dito. From battery, papunta rito, tapos papunta sa accessories or sa busina or sa mini driving light. Basta nandito sa dalawang nasa gilid niya yung pinaka-control niya. Yan. So, palagay ko malinaw naman guys, no? Naintindihan naman natin. Basta lagi lang natin tatandaan, 85, 86. Yan yung sa mismong control sa switch natin. Tapos yung the rest dito, yung dalawa sa taas, baba, yan yung pass-through ng positive or kung negative ang ilalagay nyo, wala namang problema doon. Basta laging may isang stable dito sa mismong accessories natin o sa mismong LED natin o busina. May halimbawa kung nakistay sa kanya na negative, so positive ang nandito. Kung may nakistay sa kanya yung positive, so negative yung nandito. Madali lang to guys, no? Pwede kayong magtanong sa akin kung medyo nalilito. Chat ko na lang kayo or comment lang below sa video at sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Yun lang guys, maraming salamat. Kunting support lang. Salamat.